Ubat tumira si Rama, Sita at Lakshmanan nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapagap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana na hari ng mga higante at demonyo. Rama, maaari ba kita maging asawa? Ngunit hindi maaari sapagkat meron akong narinig ni Sita ang dalawa kaya lumabas siya. Hindi! Hindi! Pinunod niya lang siya mana ng kanyang espada at nagip niya ang tenga at ilong ng higante. Sino may gawa rito sa'yo, kapatid? Kapatid, nakakita na akong isang napakagandang babae kayo na sa gubat. Pinilit ko siya pero biglang tinagpasang sa prinsipe ang aking ilong at tenga. Ravana, tulungan mo ako. Biyagin mo sa Sita para maging asawa mo. Huwag ka mag-alala, aking kapatid. Ipagiganti kita. Kawal! Tawagin mo si Maritza. Masusunod po, mahal na ari. Maritza. Bakit? Pinapatawag kayong mahal na ari. Maritza, ikaw ang aking pinatawag dahil may ipapagawa ako sa iyo. Nais kong patayin mo si Lakshmanan, si Rama at si Sita. Ngunit kamahalan, sila'y kakampi ng mga Diyos. Gawin mo ang iyong makakaya. Kailangan tayo mag-isip ng ibang paraan para biyayin si Sita na hindi nasasaktan si Rama. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Rama, Lakshmanan, tingnan niyo, may usa, may gintong sungay. Baka isang higante na naman yan. Kailangan natin mag-ingat. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang mga armas. Kapatid, huwag mong iwan si Sita kahit anong mangyari. Bilis! Abulin mo ang usa! Matagal na naghintay ang dalawa, pero hindi pa rin dumating si Rama. Lakshmanan, sumay ka na sa gubat, baka na nangyari kay Rama. Ngunit hindi maaari, magagalitan ako ni Rama. Ilang oras pa sila naghintay, nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Sumay ka na nga sa gubat. Ngunit hindi nga maaari. Siguro, gusto mo matay si Rama para ikaw magiging hari. Sige, pagbibigyan kita sa iyong kagustuhan. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Ravana ang usa at bigla itong naging si Maritza. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring Brahmin. Nagsuot siya ng roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Pwede humingi ng tubig? Bibigyan kita ng libang-libong alipin at gagawin kitang reyna ng langka. Hindi! Ayoko! Itinulak ni Sita si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita. Nagsisigaw at nanaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawa niya kina Rama at Lakshmana. Nagdasal siya na sana makita yun ni Rama at para masundan siya at maligtas. Mula sa mataas na bundok, narinig ng isang agilang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana. Pinagtataga ni Ravana ang agila at duguan itong pumagsak sa lupa. Pabalik na si Rama at Lakshmanan na makita nila ang nagihingalong agila. Ano ang nangyari sa iyo? Sinunog na magkapatid ang bangkay ng agila. Dinala ni Ravana si Sita sa lanka, ang karian ng mga higante at demonyo. Hiningi ni Rama ang tulong ng reyna ng mga unggoy para sa lakay ng lanka. Ocha!
Maraming kawan na unggoy ang napatay, pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya.